today. Gilibers, this is my last shot today. Anyway, Positively Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mag-gilibers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education and investment opportunity. Kung gusto mo mag-invest sa mutual funds, we can help you. As low as top up ng 20 pesos. Kaya yan, okay? And if you want to join my group also, SMDC Rockstar, to become one of the sellers ng SMDC properties, mga OFW po ah. So, PM lang kayo sa personal FB ko. And we revealed. So, sa aming first stocky sa Quezon City, maraming salamat, Ma'am Gladys. So, sa mga gusto pang magiging business partners ng Reveal, PM ka lang, okay? Alright, so, pag-usapan natin ang mga sayang sa buhay. Alam nyo, sa buhay natin, maraming sayang. So, wag nating pabayaan na matapos ang lifetime natin na nasayang talaga sila. So, meron pa tayong pagkakataon, okay? So, ngayon, pag-usapan natin, ilan ba ang mga nasayang? Sa akin listahan po ay merong anim. Anim na nasayang sa buhay natin o masasayang, patuloy na masasayang kung di natin gagamitin, alright? Unang-una, sayang, pag hindi mo ginamit is your physical packaging. Physical packaging mo. O yung personal or physical na katangian natin. For example, yung tangkad mo, di ba? Naisip mo ba kung para saan ang tangkad mo na yan? Binigay ni Lord sa'yo yan para meron kang puntahan, meron kang salian na isang sport. So, I don't know kung saan ka mag-fit. Pero, kaya ka naging matangkad for a certain purpose. Kaya ngayon, kung di mo na gagamit ang katangkaran mo, mag-isip ka, bakit nga ba ako matangkad? Di ba? Ang dami, nasa 5 lang, 5 sakto lang, di ba? Ako po, 4'11, niround off ko, 5 na ako. Pero, 4'11 lang talaga ako. Pero, yung maraming matatangkad, di ba? May purpose yan. Huwag mo sayangin yung physical packaging na binigay sa'yo ni Lord. Yung kutis mo, di ba? Ang ganda ng kutis mo, kapatid. Kanina nga sa vlog ko, di ba sabi ko, maraming pinanganak. Pagkapanganak sa kanila, maganda na yung kutis. Di na kailangan mag-reveal, di ba? Gumamit ng mga anything, di ba? So, may purpose yan. Sayang din yung smile mo, di ba? Ako, salamat sa Panginoon. Na-discover ko yung rockstar smile ko, di ba? Salamat sa Panginoon. So, ano yung meron ka, kapatid, na katangian physically na pwede mong gamitin? Connect that. Ito. Saan mo gagamitin? Ito. Pwede mong gamitin. I-connect mo sa career mo. Diyan sa company nyo, ikaw ang pinakamatangkad, may magagawa ka. Diyan sa company nyo, ikaw ang pinakamagandang personality, maputi, tall, dark, and handsome. Magpunta ka sa department na kailangan ka. Huwag kang tumanggi. Diba? Binigay sa'yo ni Lord yan. Ikaw ang pinakamagandang smile. Magpunta ka sa admission department. Gamitin mo sa iyong career o sa business mo. Paano mo ma-apply yung physical attributes mo sa yung negosyo. Pag-isipan mo, kapatid, umupo ka sa isang tabi. Sabi ko, like yung sinasabi, umupo ka sa isang tabi, manahimik, mag-isip at mag-aral. Sabi mo sa sarili mo, ano meron ako at ipanalangin mo, Lord, gamitin mo po ito para sa career ko, sa negosyo ko, at sa iba pong bagay. And even sa ministry mo, di ba? Diyan sa church, bakit ikaw may ganyang pinakamagandang katangian, kung anong mga katangian meron ka. Binigay ni Lord yan para sa ministry. Tingin mo, nangyari lang basta na ganyan, di ba? Sabi nga, you are not an accident, di ba? Lahat sa'yo, pinanganak ka with, na may ganyan because of certain purpose, alright? So, second po, na sayang lang sa buhay pag di natin nagamit. Okay, so sayang sa 1 Peter po. Bukas natin, 1 Peter. Ano ba yung sayang na to? Tingnan natin sa 1 Peter po. Bukasan tayo ng Bible na wala ang aking marker. Tingnan natin, 1 Peter. Alam nyo nung dati, nung high school ako, kinakabisa ko po yung sunod-sunod ng books na to eh. Kaya alam ko, nasa dulo yung si 1 Peter. 1 Peter, 2 Peter, di ba? Ang ganda lang na nakakapagbasa tayo ng Bible. 1 Peter chapter 1, verse... 1 Peter chapter 4 po. Verse 10. Basahin ko po ah. Sabi po dito sa verse 10. Okay, ito. Basahin natin. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So yung second po na masasayang pag di mo ginamit yung gift ni Lord sa'yo. And ang sabi po sa last verse, sa last part ng verse 10, ito po, in various forms. Iba-ibang paraan ng gift natin. Anong gift mo? Ano yung gift na binigay sa'yo ni Lord? Gamitin mo yan for certain purpose. So kung boses mo, gamitin mo. Gift ni Lord sa'yo yung boses mo. Pagsusulat, gamitin po natin. Ano yung gift mo na binigay sa'yo ni Lord? For example po, you know,
teaching, marunong kang magsulat, marunong kang mag paki-erase nga po. Paki-erase. In teaching. So marunong kang magturo, mag-discuss, parang ganito ginagawa ko. You touch lives of other people. So meron akong papabasa inyo. Grammar paabot nga yung cellphone ko. Isa sa mga G-Libers natin na talagang naka-inspire. Kaya sabi ko, ayokong tumigil mag-vlog eh, because of this. Pabo ng cellphone. Basahin ko lang sa inyo. Ito si Ma'am Lady sa New York po siya, taga New York. Tinan natin po. Basahin po natin. Basahin natin ang talagay lang po. Para lang po malaman nyo na ito. Na nakaka... Na maganda po. Okay. Pakiano na lang sir, delete yung mahaba ah. Ito. Okay, so ito message ni Ma'am Lay G from New York. Sabi niya, yeah, you must know that's why Doc don't stop. You are truly a blessing, as I've said Doc. This is not just about investment. You like a total package of life codes, inspiration, etc. Thank you. Diba? So, yung gift na binigay sa ni Lord, gamitin mo to touch the lives of other people. So ito, yung pagba-vlog ko po, this is gift ni Lord sa akin to para sa ibang tao. So, ano yung gift mo na sayang, 'di ba, pag di mo ginamit? Yan ang you're making your life meaningful. Pag ginamit mo yung gift ni Lord sa buhay mo. Okay? Kaya minsan, 'di ba, sabi ko kanina sa vlog ko, kaya nawawalan ng meaning ang buhay kasi hindi natin ginagamit ang purpose natin. All right? On number 3 na sayang sa atin, na huwag nating sayangin. Number 3 po. Sayang lang yung mga sources of happiness sana na naging sources of loneliness. Marami po tayo sa paligid natin na dapat ikinaliligaya mo. Pero dahil hindi natin nagamit nadala ng maayos, nagiging sources of loneliness instead of sources of happiness. For example, yung family mo. Alam mo ba yung family mo is a source of happiness, source of strength yan. Pero ano nangyari? Nagiging sources of loneliness. Kasi you are not performing your role. For example, sa mga parent, ang number one function nyo is to love. Diba? Magpakita ng love. Discipline your children. Provide for your children. Ayan, nakikita kong function eh. Purpose ng parents. To provide, mauna ngayon love eh. Love, provide, and discipline, and take care of them, of your children. Pero minsan di natin ginagawa. Kaya yung buhay natin, yung pamilya natin, nagiging miserable yung pamilya. Kaya yung anak mo ayaw na umuwi. Sinong gustong mag-stay sa bahay kung lagi kayo nag-aaway? Sinong gustong mag-stay sa bahay nyo na walang peace of mind? Sinong gustong mag-stay sa bahay mo na walang food? Diba? Kaya hindi siya nagiging source of happiness. Sayang, diba? Diyan ka sana unang naging masaya. Kaya lang hindi natin ginawa ang role natin. Ginulo mo ang pamilya nyo. Ang saya-saya nyo, ginulo mo. Diba? Sa mga anak, ang saya-saya ng family nyo, ginulo mo. Nag-drugs ka, diba? Ano nangyari? Nagulo yung pamilya mo. Diba? Nag-aaral ka, nagtanan ka, ginulo mo ang pamilya mo. Dapat source of happiness yan. Gumawa ka ng di tama. Sinong number one affected? Family. Tandaan po natin yan, sa lahat ng maling desisyon na gagawin natin sa buhay natin, ang unang affected, our family, immediate. Sila talaga. Kaya, kung anong role mo ngayon, gawin mo. Kung ikaw anak, magpaka-anak ka. Diba, magpasakop pa sa magulang mo. Kung pinag-aral ka, mag-aral ka. Hindi ka pinag-aral para mag-jowa. Hindi ka mag-aral para magkaroon ng sandamakmak na kaibigan. Bonus na lang lahat yan. Ang mahalaga, mag-aral ka para yung pamilya mo maging source of happiness. Sayang kasi siya eh. Diyan ka sana masaya, pero naging malungkot ka. Alright? So, huwag sayangin ang pamilya na dapat sana source of happiness. Okay? So, sa lahat ng mga membro ng pamilya, mag-contribute ka, di ba? Mag-ambag ka sa happiness sa pamilya. Gawin mo yung role mo, kahit tagahugas ka lang ng plato, gawin mo yon. Alam niyo yung pamangkin ko, napaka-unique ng role. Meron ako sa pamangkin. Kasama namin sa bahay. Ang role niya po, pagdating ko, JB, pagdating ko, bumusina ako, dalawang busina, tink-tink, yan. Ibubukas niya na yung gate. Pagbukas niya na po ng gate, lalabas na ako walang dala. Lahat ng gamit ko doon, 4 na bags, 5 bags, lahat na yon ilalagay niya doon sa kwarto ko, tapos isasara niya. Alam mo ba, yun lang ang role niya sa bahay. Pagkihari noon, mapayapa na siya. Meron pa pala siya role sa umaga. Sa umaga, maaga siya nagigising, ibubukas niya yung gate. Lalagay niya yung baon ko.
Ngayon, ginagawa yun ni Gramer. Tapos yun, papasok na ako, alis na siya. Yun lang ang talagang task niya. Kung yun lang ang ambag niya, pero mapayapa ako, masaya, nakikita siya ng lola niya na ginagawa niya yun. Sakto, di ba? You're making your family happy. Kahit gaano kaliit ang role mo. Kung tagahugas ka lang ng plato tuwing hapunan, do it, di ba? Maging source of happiness ang iyong family, okay? So second, dapat sana maging source of happiness mo, pero nagiging source of miserableng buhay or ng loneliness mo is your workplace. Dapat masaya ka sa workplace mo eh. Anong ginawa mo sa workplace mo? Hindi ka nagpe-perform. Kailan ka napapagalitan? So, feeling mo tuwing nasa office ka, it's miserable ang buhay ko, Doc, eh. Kasi hindi ka nagpe-perform, kapatid. Yung expected sa'yo, hindi mo siya nade-deliver. Kaya sayang, di ba? Yan na sana yung comfort zone mo, eh. Yung workplace mo. Yan na sana yung happiness mo, eh. Kaya lang hindi mo ginagawa yung part mo. Gawin mo yung part mo para hindi sayang yung work mo na nagiging masaya ka. Di ba marami nagwo-work hindi masaya? Huwag ganon. Dapat tiyakin mo masaya ka maghapon dyan sa workplace mo. Right? And third po, yung friends natin, mga kaibigan natin. Dapat mga kaibigan natin, source of happiness mo rin yan. Pero kinomplicated mo eh. Kaibigan mo, best friend mo, niligawan mo. Di ba? Sabi nga ni sa movie star, si Bogs. Si Bogs ba yun? Bogs. Bogs, no? Si Gerald, tsaka si Kim. Sabi ni Kim, si Kim Chu kay Bogs, eh, sinota mo ako eh, Bogs eh. Bogs ba? Mga ganun. Sinota mo kasi ako eh. Di ba best friend niya, sinota niya, kinomplikado niya yung situation. Kaya kasalip na masaya siya ng magkaibigan, naging komplikado. So di ba ganun sa magkakaibigan, inutangan mo ang kaibigan mo, di mo binayaran, naging komplikado. So hindi na kayo masaya. Alright? So, sources of happiness mo na sinayang mo. Pangalawa po, last na, example natin, yung negosyo mo. Dapat yung negosyo mo, source of happiness mo yan, pero naging source of loneliness mo. Kasi hindi mo siya pinlano ng mabuti, hindi mo inaayos ng sistema, di ba? So, delivers, ano yung source of happiness mo dapat? Your family, work, friends, and business. Dapat source of happiness mo, pero hindi nangyari. Baguhin mo, dapat maging source of happiness. Huwag mong pumayag na source of loneliness yan. Huwag mong payagang mangyari yon, okay? And number four po, mga opportunities na pinalampas mo. Sayang yan, di ba? Sa pamilya mo, hindi mo pinansin yung kapatid mo pala. Ang ganda ng skill niya, hindi nyo pinansin. Lagi nyo pinapagalitan, nag-games. Eh malay mo, siya makapagpayaman sa'yo, di ba? Ang galing niya palang magpinta, ang galing niya mag-games, ang galing niya, marami na siyang pwedeng gawin. Marami tayong pinapalampas na opportunity sa family. Mag-inventory ka sa family nyo. Anong nagagawa ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya, ni bunso? Na pwede nyo maging you know, magkaroon kayo ng source of income and all. So, huwag sayangin ang opportunity na nandyan ngayon sa paligid mo. And number five po, number five, mga sayang sa buhay, sayang ang ministry na inabandono mo, yung ministry na iniwan mo. Kasi yung ministry na yan na pinapagawa sa'yo ni Lord sa church, that will make your life meaningful, that can make your life happier. Yan sana magbibigay sa'yo ng isang kaligayahan, yung ministry, pero tinignan mo siya as burden. Alam nyo, high school pa lang ako, ang ministry ko talaga magtagabukas ng Bible. Pamisa-misan taga-pray, nagba-Bible study nung college. Yan ministry ko, kaya yun, bumabalik ako, sabi ko, once in my life, niwan ko yun eh. Inabandon ko yung ministry na yun, pero ayoko na siyang gawin ulit. So sabi ko, Lord, balik mo ako lagi sa ministry. Balik mo ako lagi sa church, ayoko mawalay. Okay, so huwag sayangin ang ministry na ibinigay sa'yo ni Lord sa church. Kung anumang role mo dyan, bumalik ka, kapatid. Alright? And number six, last. Huwag sayangin or sayang sa buhay yung right where you are right now. Kung nasan ka ngayon, huwag mo sayangin yan. Kung OFW ka, huwag mo sayangin nasa New York ka. Huwag mo sayangin na nasa Canada ka. Kanina may kinotes ako sa Vancouver siya. Huwag mo sayangin yan. Huwag mo sayangin na nasa Saudi ka. Huwag mo sayangin na nasa Singapore ka. Explore, make the best out of it. Yung experience mo na mag-grow ang sarili mo, ma-develop ang sarili mo, magkaroon ka ng other income to save for your future, gawin mo. Kung nasan ka ngayon, huwag sayangin ang opportunity na yan. Kung nandito ka naman sa Pilipinas, ikaw ay single, huwag mo sayangin yan. Huwag mo itanong sa sarili mo habang buhay na ikaw ay single. Ngayon lang may nag-message sa akin, Doc, anong gagawin natin? Bakit tayo single? Sabi ko sa kanya, wala tayong gagawin kapatid, mag-pray lang tayo. Anong gagawin natin? Di ba? Anong gagawin mo? Magtanong ka araw at gabi, tanong mo sa sarili mo, bakit ako single?
sayang yung time, di ba? Sayang pagiging single mo, marami namang benefit. Balikan mo, may vlog ako about that. Okay? So, right where you are right now, kung sabi mo, Doc, single mom ako eh. Huwag mo sayangin pagiging single mom mo. Kung talagang iniwan ka, wala kang magawa, o nawala na talaga yung husband mo, make the best out of it. Meron kang mga pwedeng gawin. Kung ano yung situation mo ngayon, huwag sayangin. Kung nasa probinsya ka, huwag sayangin ang pagkakataon. Di ba, sabi nga ni Ma'am Joyce, ang dami mong pwedeng gawin sa province. Restart your business, start a business, restart your life, explore the province, kung ano meron dyan. Di ba, kung nasa city ka, huwag mo sayangin. Nasa city ka, nasa magandang lugar ka. Kahit nasan tayo, meron kang pwedeng gawin sa buhay mo. At huwag mo sayangin yan. Okay? Alright, maraming salamat sa ating lahat. Huwag na ating ayan na magkaroon ng sayang. And please share this video sa lahat may bigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Thank you po. Kape po tayo. Ay, hindi juice.